from Haro Iloilo. And guess what? Nakaanak din sila ng 12. Munti! Of course, walang TV noon. Wala ibang libang, hindi gumawa ng anak. Hindi, yung dalawa na yon, hinahati rin nila yung 44 hectares na nakuha ni Mercedes. At the same way, by lottery again. So sabi ko, habang palayo yung generation, paliit na ng paliit yung properties. Now, yung natira na lang is only 3.6 hectares. Kasama ko yung Manchel Huarto Ramon Habiliana. Ipatay na rin siya. Isa sa mga anak niya ang naka-idea na i-develop yung place. And that is Mr. Raymond Habiliana. It means this already owned by the Habiliana family, managed by Mr. Raymond Habiliana. Kaso wala siya dito ngayon, ako muna yung may-ari nito. Di mamaya pagbalik ko siya na naman. And then, na-develop lang to yung place last May of 2007. Then by January 2008, inopen na sa public as tourist attraction. So bago lang, 4 years pa lamang kaming open sa public, but this mansion was built in 1920. So kung bibilangin natin, this is already a 93 years old mansion. But after 20 years nang tirahan on, in 1942, plinano ng mga Hapon na gamitin nilang headquarters or garrison yung bahay na to. Pero naunahan ng mga Amerikano. Pagdating ng mga Amerikano, in-instruct sa mga Pilipino na lahat ng bahay na pwedeng magamit ng Hapon, sunugin. So ang mansyon ni Don Mariano, isa sa mga sinunog nila. It means sinunog nila to intentionally with consent of the family for the sake na hindi magamit ng mga Hapon. Pero you know what? It's a very good idea na sinunog nila. At least, may trabaho ako ngayon. May imagine kasi, kung inalaw nilang tirant ng Hapon, may possibility mabubomba lang ito ng mga Amerikano. E kung binomba nila, wala nang natira to. At least, kahit sinunog nila, may structure pa until now na naabutan natin ngayon. Try to look at this picture first. Obviously, hindi ako to. This is Eduardo Nene Lacson, isa sa mga apo ni Don Mariano. Pero guess what? Sa Monaco na naka-based. O diba mayaman? Umuuwi lang dito once a year to celebrate his birthday. By last February 14, kwentuhan niyo kayo. Last February 14 of 2009, dito siya nag-celebrate together with the famous and the richest people like Bumbum Marcos, Di Guwapo, Zubel, Zubel. In fact, nandiyan din ako, wala ko sa litrato. And together with Mr. Habiliana, of course. Pero kung nakilala mo ng place because of this Monegasque parties, much more na curious yung tao kung bakit daw binisita kami dito. Wow. Okay, lalabasahin nyo na lang. Well, James, Gloria Macapagal Arroyo, pumunta rin or nagka-interest din because yung husband niya is also relatives of this family. Mike Arroyo is a great-grandson of General Aniceto Lacson. And that's what I said, General is the brother of Don Mariano. He is the original teachers of the family, Lacson. Try to look at him. Kaya may nakalabinta itong anak ang gwapo, di ba? Lookalike of Dr. Jose Rizal. Pero nung tumanda na, no comment sa picture niya. Then when he comes 84, namatay niya siya year 1948. Ito yung anim na anak siyang babae na kung titigan nyo, wala yung kahilig-hilig magsuot ng ribbon. Sorry about bakit ang lalaki ng ribbon nila? Gusto ko lang malaman nyo, typical sa mga mayayaman noon, di laman malalaki yung ribbon. Pero ngayon, akala mo kung sino makalabas ng gate na lalaki ng ribbon, katulong pa lang. Governor of Negros, Rafael Lacson, Philippine, the one who supervised the construction of this mansion, Ramon Lacson, Eduardo Lacson, and this is Mercedes Lacson, who married to Habiliana. Kita nyo, swerte malaki rin yung ribbon, siya nakabunot ng mansion. But you know what? Out of 6 daughters of Don Mariano, 3 only are married. The 3 are old maid. Married to Kwaykong Habiliana in Gonzaga. That's why kung tatanungin nyo ako, aber sa laki ng pamilyang ito, ilang kwarto meron sa mansyon na to?
This is a 903 square meter floor area of dimension 450 up and 450 down, composed of 10 rooms inside. 10 kwarto, including the master's bedroom and the family room. It means may 8 kwarto sa mga anak niya. Ang tanong, bakit 8 lang, 13 yung anak niya? Mamaya yun ang malalaman, let's move their mouths. I love you! Very good! Okay. Mituali. Tamo na tayo dito muna tayo. Anyway, ito yung mga rooms nila dati, ma'am, sir. 1, 2, 3, 4, it's rooms for the girls upstairs and 4 for the boys downstairs. The family room and the master's bedroom, left and right upstairs. This is the dining area and that is their living room. But out of 10 rooms, they have only 2 comfort rooms. Why? O bakit sa laki naman yung dalawa lang comfort rooms? Eh malawak mo yung tubuhan noon, so doon na muna. Instead of comfort rooms for other rooms, they used arenola. Ginagamit nila, hindi sa mga old houses, makikita pa natin. Pangmayaman. And common in Spanish homes before that between their dining room and the kitchen, they have their own small arch window. And they put that window to facilitate the movement of the foods and to minimize the foot traffic in and out of the kitchen. And besides, isa sa mga table manners sila noon, hindi sila kumakain kung may servant sa harap nila. Special kung pangit ka. Buti kayo tumawa, yung isa dito kanina sumimangot. Ito yung intensyon na tamaan siya. Pusa siya, nagpahalata. It means inside that small arch window is kusina nila noon. But I'm proud to say, kwarto ko na ngayon. Wow! Galingan ko daw eh, sinubayon sa sasakyan ko kanina. Kasi sabi niya, kung hindi siguro matibay yung pag-usnak ng bahay na to, bumagsak na to for 3 days na umaapoy ang bahay. 3 days of burning. On the first day that they attempt to burn this house, they use 3 drums of gasoline, but nothing happened. They come back again with 2 drums of gasoline, but mix na siya in 4 drums of used oil. Of course, pag may used oil, tatagal yung apoy nun. After 3 days, all the wooden parts of the mansion was burned. Maybe one of the reasons kung bakit umabot ng 3 araw, it's because of the hardwoods. Imagine, 2 inches thick wooden floors, 1 meter wide, and 20.5 meters long with no joint or mula doon, papunta ron, walang dugtong na kahoyon. It means isang puno, isang sahig nila noon. And that's made of nara, tindalo, and kamagong tres. Pero kung nasunog mo lahat ng mga wooden floors nila, all the tiles are still original from Spain. Wow. And they call this Machuca tiles, the hardest, the famous, and the most expensive tiles during that time. Baka nagtataka kayo kung bakit malalim dito, tapos may hagdan dyan. Mostly ang tinatanong dito sa akin kung may underground daw sila. Wala silang underground. Yung hagdan dyan, pinalagay ko na lang yan. No, wooden floors to dito, kalidil ng sahig na to. And common sa mga old houses na kapag wooden floors yung bahay mo, may ventilation sa ilalim. Kasi yan yung way nila kung paano mag-preserves ng mga wooden floors. Try to imagine, kung nakalapat yung sa lupa, madaling mag-moist, madaling anayin. Kailangan angat or halo lang sa ilalim. And besides, sa laki ng mansyon na to, wala silang aircon, walang electric fan noon. Between sa woods, may gap, doon dumadaan ang hangin. And take note, kahit gano'ng kalaki or kaliit yung bahay mo, kung may ventilation sa ilalim, malamig pa rin sa loob. That is the main entrance of the mansion, and that is the side entrance. Facing their side entrance is their original staircase going up,
and obviously going down. Sabi naman yan dyan. Dyan nyo rin makikita yung Belvedere na pinatawag nila. Please itanong lang sa akin ko yung Belvedere. Ano yan? Huwag na pa-spell sa akin yun. Well, Belvedere, that's a Spanish word. It means it can afford a beautiful view. So that's the place where every 5:30 in the afternoon, they gather there together just to watch the sunset. And dyan tatayo si Don Mariano at sasabihin, lahat ng matatanaw ko ay akin. Naniniwala kayo doon? Ako naniniwala din ako doon, pero unfair lang isipin yon. Kasi kung yun yung base yan ng pagkuha ng properties noon, lahat na makikita mo sa'yo, diswerte ng mga duling. Doble. I like you talaga. Grabe. Yes. Sa structure ng bahay na to. Okay, everyone, I want you to try to run your hands to the posts and walls of the mansion and you will feel like a marble or napakakinis niya. Okay, tama na yan. Tama na. Sabi nila, bakit daw ganyan kakinis? Eh, ikaw ba naman araw-araw kung pahawakan yung drang kikinis yan. Bakit daw ganyan kakinis? Ang sikreto kasi nito before, maniwala kayo sa hindi, ang finishing ng buong mansion, instead of tubig na ihalo sa simento, they used egg whites or bote ng itlog. Sa mga hindi naniniwala dyan, pareho tayo. Nung nag-start ako dito, hindi ako naniniwala that made of egg white yung bahay nito. Bakit ako maniniwala agad? But then I realize, ang pangit lang na kung ako'y magkukwento, tapos ako hindi ako naniniwala. So yung ginawa ko, naniwala na lang ako. So I made my own research. Ang ginawa ko, I made my own research kung bakit egg white yung ginamit nila. Hindi lang pala sa structure na yung may egg whites. Even sa mga old cathedrals, old churches, they used also egg whites because they made that as their binder. Hindi pala masyadong matibay yung semento noon, but because of the egg whites, tinatay din niya lalo yung semento. But you're right, just imagine kung ilang itlog yung naubos bago nabuo yung mansyon. Ika nga nang isa rito sa akin, saan sila kumuha ng itlog? Bilis na sigurado kung hindi sa akin. Kasi kung sa akin sila kumuha, di kinulang sila. Kung hindi lang sila kinulang, hindi kanya kakinis, magaspang. Kung malaman nyo, may farm sila noon. Kung may farm sila noon, ito yung reason kung bakit wala na silang farm ngayon. Araw-araw yung gagawin dito. Anyway, because they own a very large sugarcane plantation dito sa Negros, try to look at the structure outside na may puno sa taas. Ayun! Nakita nyo yun? Okay, nakita ko rin. Kalabaw yung umiikot dyan just to extract the juice, the sugar cane. Ilalagay sa large pots, doon niluluto yung asukal. Ang tawag nila dyan in Spanish words, makina di vapor, di horno, ekonomiko. Mahirap? Asukarera na lang para madali. Kung paano tinubuan ang puno dun sa taas, they call that bird dropping or maybe dala ng ibon. Napaka-awkward na magmabakat po ng gardener doon para makikita. Well, part also of this, this mansion is that original fountain since 1912. Wow! That's an original fountain except the water. And mostly, kung tinatanong dito sa akin, kasi nag-isalita sa akin, Abel, salita kayo sa literal dyan, sagutin niyo yung katanungan na to. Kung tinanong dati ng mga Japanese na gamitin nilang headquarters or garrison yung bahay na to, paano daw nila natuntun yung lugar? Kasi in fact, nakatago naman ito yung gamitin at their sugarcane plantation. Sila, kayo, ako, kung walang nagturo sa atin, hindi natin makikita ito. Well, according to their history, huli nang nalaman ng malakson that their gardener were in
informer of the Japanese. Pinapost na yung tawag natin sa kanila mga makapili. Pero sa kaso nila, hindi natin sila pwede matawag na makapili. Because when we say makapili, Pilipino na nagtraidor sa kapwa Pilipino. But then they found out, hindi Pilipino yung hardinero nila. A Japanese gardener. Ang tanong, bakit daw nag-guard sila ng hapon, imarami namang Pilipino? Well, during that time, kung may pera ka lang naman at kung gusto mong gumanda yung garden mo, hapon yung kunin mo. Kasi sila na yung magaling sa landscaping. I-afford lang bayaran yon. Umuha sila. Hindi pala nila alam na yung na-hire nila, spy na mga hapon. But you know what? Before pa nagka-World War II, nagpakalat na ng spy dito yung mga Japanese. Not only gardener, the outdoor photographer, bicycle builder, and barbero. Photographer, para makuna ng picture lahat ng place na gusto nilang i-occupy at ipapadala doon. Bicycle vendor, para maikot yung buong lugar at maghanap ng place na pwedeng ma-occupy. Barbero, kaya tayong mga Pilipino may tinatawag na kwentong barbero. It's because kumukuha sa mga information via chismes. And gardener, para makilala yung buong pamilya na nakatira sa isang lugar na gusto nilang i-occupy. But dito, they did not succeed kasi naunahan ng mga Amerikano. Pinasunog yung bahay, hindi napakinabangan yung lugar. Okay, balikan ko yung katanungan ko kanina kung bakit 13 yung anak niya, 8 kwarto lang dyan. First, hindi nakatira yung 3 dito sa second family niya. So, 10 lang. Kulang pa rin yung kwarto. Well, may role siyang binigay sa 10 niyang anak noon na hindi kayo maaaring tumira dito kung may asawa na kayo. Oh. E yung dalawa, meron na 8 kwarto na yung pinagawa niya. Kaya pala hindi nakatira yung 3 dito sa second family niya. Kasi nung nag-asawa ulit siya, sinunod na rin yung role na binigay niya. Hindi niya pinatira dito, umalis din siya. Because this mansion was built in honor of his first wife, Maria Braga. Parang yung Maria Braga yung bahay na to. At sad to say, hindi rin siya nakatira dito. Kasi patay na siya nung pinatayo. Pinatayo to in memory of Maria Braga. Tinawag ang place na to as the Taj Mahal of Negros. Okay. It's because of that story. If you are familiar with the story of Taj Mahal in India, similar sila. Ang pagkakaiba lang sa Taj Mahal in India, doon mismo nakalibing yung asawa niya. Dito, hindi nga nakalibing dito, abay nagpaparamdam naman siya. Hindi nga nakalibing yung asawa niya dito, but he molded their initials in every post of the house. Well, kung may makita yun, yes. Kung hanapin nyo. Si Maria Braga. You guys want that or did you see? It looks like letter E, but this is not letter E. These are two M's facing each other. Stands for Mariano and Maria. Oh. Well, minatanong yan sa akin, aber kung letter M yan, bakit pinatagilid? Hindi na lang pinatayo. Oh, okay, patayoin mo kasi McDonald's. Pwede sa isang architecture. And inside, makikita daw natin ang paligid ng isang bagay. Kung paghirapan nating titingan, suggest ko lang, kailangan yung tumagilid. Para ko lang ang letter M siya. So these are two M's facing each other. Yes. Mariano and Maria. Mariano okay, and last Maria. Last part of my tour. Maria Braga. Before to inopen sa public as tourist attraction, gusto ko lang malaman nyo, abandoned lang to for 67 years. Imagine, ginagawang comfort rooms ng mga squatters. Tirahan lang to ng mga taong nagtatrabaho sa tubuhan. Talian ng mga kalabaw nila, kambing, baka. But because of the determination of Mr. Raymond Javillana, nasabi niya, wait, sa Europe pinipreserves yung ruins, bakit dito hindi? Okay, I will enter to my very ambitious dream in life. I will transform into a tourist attraction and to give justice to the place as well. Kasi parang binaboy na to ng tao. Pero you know what? Nakaka-proud lang sabihin sa inyo that even though 4 years pa lamang kaming open sa public as tourist attraction, we are already at rank 12 for the most
fascinating ruins, not only here in the Philippines, but around the world. Oh, very good! Imagine kung ilang ruins mayroon sa buong mundo. For the records ni research ko, there are 12 ruins. From 12 from the more than 1,000 ruins mayroon sa buong mundo. But being at rank 12, nakaka-proud sa Negrense na may isang kasama. And recently, we are already awarded or declared by the PICE or Philippines Institute of Civil Engineers as the best landmark in the Philippines. Pero you know what? Nakuha namin yung mga awards na yan. Naabot lang naman namin yan, not only because of us, but because of you also. Take note, hindi naman ito magiging best landmark kung salita ko na sila dito, walang katao-tao. So that's because of you. You're working full for that. But before I end this tour, I would like again to introduce myself. My full name is Roger Lacson. Lacson! But I'm not related in this family. Because my Lacson is L-A-K-S-O-O-N. I'm just the local version. Maybe kung ang may-ari nito ako sa tuhod, ako na ang apo sa ingrown. Alam ko ang ingrown tinatanggal. Pero gusto ko lang malaman nyo, ang ingrown bumabalik. Babalik at babalik ako. That's why the development of Souvenir Shop in a coffee shop. Sana makapasa kayo dito sa Souvenir Shop namin because I'm planning also to burn that one.